Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSports Zone. Kay Sotto, 15 years old, 7'2 center ng Batang Gilas, Pilipinas. Nagsimulang pag-usapan si Kai bilang isang top basketball prospect matapos itong tumangkad ng di pangkaraniwan. Anak ng dating PBA player na si Irving Sotto, 13 years old pa lang si Kai ay may taas na ito na 6 feet 9 inches at 7'1 na ngayong 15 years old na siya. At ang nakaka-excite para sa basketball fans ay hindi lang ang kanyang height, kundi ang skill level niya na hindi din pangkaraniwan kung pagbabasihan ang height at edad niya. Dahil wala pang naging Pinoy 7-footer na nakitaan ng parehong basketball IQ o kasing bilis at kasing athletic ni Kai. At ngayon nga ay pinag-uusapan na din si Kai Sotto sa Amerika bilang isang NCAA basketball prospect sa isang basketball forum ng kilalang school na Gonzaga University. Bago tayo magpatuloy, reminder lang mga kabasketball, please support this channel by liking this video and subscribing to iSports Zone for the latest basketball and sports news. Usap-usapan na nga si Kai Sotto sa GU Boards, the home of Gonzaga Basketball Talk. Ang Gonzaga University Bulldogs ay ranked number 10 overall matapos ang 2018 NCAA season. Kilala ang Gonzaga sa pag-recruit ng international players na gaya ni Kai ay mga stars ng kanika nilang mga youth national teams. Ang mga current international recruits na nasa lineup ng Gonzaga ngayon ay sila Rui Hachimura ng Japan, Killian Tilly at Joel Ayayi ng France, at Jacob Larson ng Denmark. Marami na ding international recruits ng Gonzaga University ang nakarating sa NBA pagkatapos maglaro sa Bulldogs. Ang ilan sa mga alumni na ito ay si Domas Sabonis ng Lithuania na naglalaro para sa Indiana Pacers, ang Canadian na si Kelly Olynyk ng Miami Heat, at ang NBA journeyman na si RonnieTuriaf ng France. Ang taong responsable sa pag-recruit ng international players ay ang assistant coach ng Bulldogs na si Tommy Lloyd. Dalawang dekada nang ginagawa ni Tommy ang masusing paghahanap ng US international talents para sa Gonzaga University. At isa siya sa dahilan para makapag-produce ang Gonzaga University ng 10 NBA draft picks sa nakaraang 15 years. Ito sa 10 produkto ng Gonzaga ay mga players na 6'10 pataas at 3 dito ang 7-footers. Sa forums ng GUboards.spokesmanreview.com, makikita ang thread na may title na Tommy's Next Potential Recruit, Kai Sotto, 7-footer, 15-year-old from the Philippines. Sa nasabing thread, pinag-uusapan ng mga alumni at fans ng Gonzaga University Bulldogs na dahil kilala ang Gonzaga sa pag-recruit ng international players sa buong mundo, ay maaari daw nakamata na si Tommy Lloyd kay Kai Sotto. Namangha ang mga fans sa height ni Kai at binanggit din ng ibang forum members ang kakaibang katangiang nakita nila kay Kai na bihira para sa isang batang 7-footer. Nagtatanong ang ilang Gonzaga fans kung pwede daw kaya nadalhin si Kai Sotto ng Gonzaga sa Amerika para mag-aral sa isang affiliate na high school at pagkatapos ay diretso sa Gonzaga University. Napag-usapan din sa forum na dapat abangan ng Gonzaga coaching staff ang paglalaro ni Kai sa darating na FIBA Under 16 World Cup, kung saan masusubukan ang kakayahan ni Kai laban sa mas magagaling at malalakas na big men na potential NCAA recruits din. Sa darating na Under 16 World Cup, inaasahang maraming mga NCAA scouts ang nakatingin sa pinakamahusay na young basketball players ng mundo, kasama na doon si Kai Sotto. At dahil matunog ang pangalan ni Kai Sotto, hindi malayong may mag-recruit nga sa kanya ngayong high school pa lang siya, gaya ng nangyari kay Kobe Paras. Pag nangyari yun, lalong lalakas si Kai Sotto dahil masasanay siyang makapaglaban sa mga malalaking players. Pero hindi rin malayo na maapektuhan ang paglalaro ni Kai para sa Gilas dahil sa conflict of schedule. Kung kayo ang tatanungin, dapat ba na high school pa lang ay pumunta na si Kai sa Amerika? O sa Pilipinas na lang maglaro ng high school at saka na lang subukan ng NCAA kung may kukuha sa kanya? Mag-comment lang sa video na ito kung ano ang opinion nyo. O i-like ang video at i-share para mapag-usapan natin mga kabasketball. Hanggang sa susunod na video, ito ang iSports Zone.